NBA teams nagumpisa ng pumunta ng personal sa mga ensayo at laban ng mga koponan sa NBL ng Australia. San Antonio Spurs at siyampang koponan sa NBA, inaasahan na Kai Soto NBA goal magsisimula ng masure ng personal. At Kiefer Ravena deserve ba na makakuha ng slot para sa 2023 World Cup sa ating national team? Yan ang ating mga pag-uusapan para sa video natin na ito. So sa patuloy na paglalaro ng ating pambato sa NBL ng Australia ay tila naging roller coaster ang performance nito every game. Sa mga unang laro kasi ni Kai sa NBL ay magaganda pa ang mga numerong na ipuproduce nito. Ngunit nito nga lang sa kanilang mga huling laro, most especially contra Sydney Kings ay tila bumagsak ang performance ni Kai. Pero sa mga susunod na laro nito ay may malaking dahilan upang mas maging agresibo ang ating pambato. Maliban kasi sa makakatapat niya si Joe Chi ay may mga personal na pupunta ding mga NBA team scout upang magsimula ng sumure sa kanilang mga player prospect. Kabilang nga sa mga ipupunta ng mga NBA team scouts na mga ito ay ang mga batang malalaro na nasa Next Star program ng liga. Hindi lang sa mga actual games pupunta mga scouts kundi pati na rin sa bawat ensayo ng mga koponan. Kaya dito na magsisimula ang pagpapa-impress ni Kai dahil ang mga scouts na darating ay ilan sa mga teams na nagka-interest din noon kina Josh Giddey at LaMelo Ball. Ay ang San Antonio Spurs ang koponan na nakumpirma na pupunta na nakabilang sa 10 koponan na inaasahan this week sa NBL ng Australia. Samantala, Kiefer Ravena to Gilas 2023. Maraming beses na nating napatunayan na walang bagay sa mundo ang nagiging permanente. Lahat ay pwedeng magbago sa paglipas ng panahon. I-apply natin ang kasabihang ito sa ating mga basketball players. Na sa totoo lang ay marami tayong mga malalaro sa ating sariling bansa na talaga namang mahusay sa paglalaro. Bawat isa ay may kanya-kanyang talento at potential na kailangan lang dumaan sa matinding development and trainings upang mapalabas ng husto. O di naman kaya ay kailangan lumipat ng liga upang ma-maximize nila ang kanila pang kayang gawin sa isang laro. Ilan dito yung ating mga malalarong piniling sumugal ng kanilang career overseas upang maitaas ang antas ng kanilang laro. Kasi kung tutusin ay pupwede silang maging stable sa ating sariling liga kung permanenteng kita na malapit sa pamilya lamang ang kanilang habol. Ngunit mas pinili nga ng mga ito na mag-ibang bansa upang mas mapalakas pa nila ang kanilang mga laro. Siguro ay nakita naman natin ang naging resulta nito nang maglaro si Dwight at 30 sa ating national team nakaraan kontra India at New Zealand. Matapos lang ang ilang taon nila sa B-League ng Japan ay nakakagulat na development ang kanilang na ipamala sa atin. Paano pa kaya kung mas tatagal pa sila doon? Hindi natin sinasabi dito na mas maganda ang development ng B-League kesa sa PBA. Kaso yan ang ipinapakita ngayon sa ating basketball scene. Maliban sa mga college players natin na dumiretso sa B-League after college, ay dalawa pang matibay na patunay na maganda ang development ng Japan B-League ay ang mga former player natin sa ating pambansang liga na si Riri at Kiefer. Makikita na mas napiga ang galing ni Parks at Kiff sa B-League. Lalo na si Kiefer na dati ay halos lahat ng mga Pinoy fans ay ayaw sa laro ni Manong. Ngayon ay makikita na lahat ay sumusuporta na dapat ay maibalik ito sa ating national team. Sa dalawang huling laro ni Kiefer, sa B-League ay hindi bumaba sa 25 points ang naikamada nitong mga figures para sa kanyang koponan, despite na may mga kasama itong mga international imports. Idagdag nyo pa ang highlights ni Kiefer na ito sa mga bagay na magpapatunay kung paano ito umunlad sa B-League. Karapat-dapat nga ngayon ang bansag sa kanya na Pinoy point guard dahil literal na ipinapamalas niya ito sa Japan. Tulad nga ng sabi ko ay mahusay naman talaga si Kiefer, kaso kulang lang sa matinding development siguro. Pero ngayon ay nagising na nga ang tunay na itong potensyal. Kaya't dati ay no Kiefer to Gilas, ngayon ay Kiefer to 2023 World Cup na. Gaya nyo ay excited din ako sa ipapakita ni Kiefer sa Gilas tulad ng ipinakita ni Dwight at 30. Sa ngayon ay si Kiefer ang best Filipino player at best Asian import sa B-League ng Japan.